Anong bait masasabi mo about sa nangyayaring ano, yung ginagawang muscle flexing ng China sa One Philippine Reef at sa Samora Reef na construction ngayong mga linggo na nangyayari? Sa tingin ko po, yung China po talaga ay hindi po sila talaga magpapabigil sa kahit anong gagawin ng kahit anong bansa katulad ng US. Hindi yung titigil hanggang sa hindi sila pipigilan ng mga ibang bansa katulad mo ng India at saka India, US at saka iba pong mga countries. Kaya yung China po talaga, nagpapakita na po talaga siya ng lakas. Di ba po, na ano, meron na po mga, ano po, dito po sa Pilipinas, di ba po, sa, muna po naliman sa Ben, dun sa ABS-CBN News, dun sa YouTube. Ano, sinabi dun, hinabol sila ng China, at saka sinasabi, nasa territory ninyo kami. Halos mga 100 nautical miles na sila mula sa land. According po dun sa UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Sea, sinasabi po dun na ang kahit anong country na 200 nautical miles from land, ito yung land, 200 nautical miles from this land and 200 nautical miles from this. Halos 100 nautical miles na sila nun eh. Di halatang halata naman na nasa loob sila ng EEZ ng Philippines. Like, di ba? Kaya sinasabi nila halos buong South China Sea, halos 90% sa kanila na daw. Buong South China Sea na nga sakop na nila. Di ba? Dapat po, ano po, gumawa po ng paraan po yung mga bansa po para po malaban po ang ginagawa pong pangaras po ng China po sa mga Pilipino at saka sa mga iba po pong yung mga may SES claims or sa Chinese claims. Yan po masabi. Tingin mo ano according sa mga bilang nagsasaliksik sa South China Sea, no? Sa Indo-Pacific Divide. Pwede ka ba makapagbigay ng mga ibang ay isang man lang recommendation about sa China Sea na nangyayari ngayon, tingin mo na pwedeng makapaggawa ng remedyo sa nangyayaring sigalot? Opo. Meron po dun isa po, yung minilateral cooperation po talaga. Ano po, kasi yung ibig sabihin po nito, kasi di ba po kumwari sa UN po, ano, global cooperation ng mga countries. Ito naman, regional cooperation ng countries. Yung minilateral, sub-region. O yung po yung mga Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar, at saka yung Malaysia. Pero, pwede naman po magkaroon ng isang, pero region rin po yung SES, the South China Sea region. Nandun po yung Philippines, Vietnam, Taiwan, at saka Brunei po. Kaya dapat po, magkaroon po ng isang initiative po, yung ASEAN po, para po sa isang SES, para po dito po sa SES region na meron po mga ano po claims ng South China Sea po para po malabanan po ang ginagawa po ng China po sa mga pangharas niya po sa mga bansa po na nasa South China Sea. Dwight, ano ba ang maaasahan nila sa ginagawa mong research? Ano ba ang meron bang patikim ka sa kanila? Ano ba ang mga ano tingin mo mga ano maaaring makita nila diyan sa ginagawang pagkasaliksik diyan sa South China Sea tsaka sa Indo-Pacific? Ano po, hindi ko naman po sasabihin po sa inyo lahat po yung nandas doon po sa research ko po dito. Pero ano po, gumawa po ako ng mga recommendations po. Pero po, ano po, isa po siya, kung hindi man siya masyado maganda, hindi siya totally professional na inaakala ng mga iba, isa pa rin siyang na recommendation na ginawa ko. At sa tingin ko itong mga recommendation na to ay pwedeng gumana po sa pagka-counter po sa ginagawa ko ng China. At tingin mo Dwight, sa future, bilang visionary tsaka futurist, may ano pa ang nakikita mong escalation na maaaring gawin ng China? Kayo, sa'yo nakikita mo sa mga nababasa mo, sa lahat, sa mga ginagawa ng China sa development?
Yung ginagawa ko ng China sa domestic or sa labas? Sa lahat, sa lahat, sa trade lahat. Ano ang nakikita mong future na maaari pang mga mangyari dito sa nang ginagawa ng ano? Pwede po, yung isa pong talagang bagay, pwede po nila talaga nila, natakot po ako na kung saan meron akong time na kung saan, parang hindi na Filipino citizens yung, eh kahit Filipino president yung nakasakop sa atin, parang nakasakop sa atin China eh, kasi, di ba, ay, eh di ba, kung meron man tayo gagawin laban sa China, di ba, pwede tayo i-sanction. Eh halos marami naman tayong trade nang galing sa China, kaya pwede nila i-sanction yung lahat. Kaya nakakatakot yung ganun, yung kahit alam mo naman na ikaw yung may-ari ng country na to, pero pakiramdam mo pa rin iba. Tinatanggal, parang natatanggal na yung soberenya ng bansa natin. Like, nangyari na to dati, yung mass panic.